これすごい guys look いただきます。Good morning guys! Ako ang inyong lingkod sa Sweet Life TV kung saan ay dadaling ko naman kayo ngayon sa Ichigo Gari o yung Eat All You Can Strawberry dito sa Japan dahil season ngayon at alam nyo ba na napakasarap ng strawberry dito sa Japan. Kaya naman kapag pumunta kayo dito ay wag na wag nyong palalampasin yung panahon ng strawberry para matikman nyo kung kano katamis ang kanilang mga strawberry dito. At ito na nga ang napili natin ay yung Shima Strawberry House kung saan ay makikita ito sa may Itoshima. At kapag kawala kayo yung idea ay i-type nyo lang sa inyong Google at ilagay nyo lang ay Ichigo Gari near me para lumabas yung mga pagpipilian nyo. Strawberry house na may mga eat all you can kasi hindi lahat merong mga eat all you can guys. At dahil nga maaga pa kami sa tinakdang oras, ang ginawa na muna namin ay nagpunta muna kami sa malapit na dagat dito na kung saan ay dito rin kami palagi naglalangoy noon. Nandito pa kami malapit nakatira. At alam nyo ba yung ibabaw ng bundok na yan, dyan kami nagma-mountain climbing. Minsan ni Papa para mag-exercise dahil nga sabi pampalakas daw yun ng puso. At alam nyo ba napakaganda na makikita nyo yung view dyan at yan ang abangan nyo mamaya after natin mag-strawberry picking. At isa din to sa magandang fishing spot kung saan ay madalas din kami maghuli ni Papa ng isda dito at poset. At kung makikita nyo guys, napakaganda ng dagat dito at sikat tong lugar na to dahil nga mayroong lugar dito kung saan ay malalakas yung alon kaya sikat na sikat siya sa mga surfer. Dito hindi pwede daw mag-fishing pero doon pwede. Kasi nga ang ganda dito ng spot dito guys, oh. Pwede kayong maghagi sana. Kaya lang bawal nga ito. At alam nyo ba, isa sa mga nagustuhan ko dito sa Japan, ang mga dagat ay hindi kayo makakita ng mga magkakatabing bahay o yung binabakuran yung dagat kung saan inaangkin na nila at ginagawa na nilang mga beach resort. Kaya ang maganda dito, kahit wala kang pera, basta may gas ka lang at meron kayong baong pagkain, ay pwede na kayong mag-enjoy at magsaya ng inyong pamilya ng libreng-libreng makakapunta o makakalangoy sa dagat. At kahit yung mga ilog nila dito, guys, libre yon. Wala mga entrance. Ang babayaran nyo lang talaga ay yung gasolina nyo. So, yan, guys. Nagmamadali kasi kami dahil oras na namin para magpunta doon sa ating pupuntahan na Ichigo or Strawberry House. Magpipicking tayo doon. Magbabayad tayo ng 2,700 yen for 40 minutes at kailangan para mas ulit natin yun ay makakain tayo ng at least 40 pieces hanggang 60 pieces dahil pumapatak siya ng piso ang isa or 40 pesos ang isa kaya kailangan makadami tayo. At pagdating natin ay pumasok agad sa loob pero hindi kayo agad-agad pupunta doon sa may strawberry farm kung saan ay iipunin muna kayo ng mga kagrupo mo na magkakasama kayo at magre-register muna kayo saka kayo pa CCRin para hindi sayang yung oras nyo dahil nga 40 minutes lang at paghuhugasin na rin kayo ng kamay. At habang nagre-register si Papa, ayan nga may pa-pre-taste kayo, parang ang utak nila kasi parang binubusog na kagad tayo, pakiramdam ko. At yung condensed milk guys, kung makakapagdala kayo, mas maganda magdala na rin kayo dahil binibili yan, hindi pala siya free. At natatawa ko sa Papa ko na to, nagpapaliwanag pa talaga siya na hindi siya kasama kasi busog daw siya. At kung meron ka namang pamilya na hindi mo na isama pero gusto mong makatikim, ay pwede mo naman siya bilhin. Kung makikita nyo yung sample box nila na yan, 1,400 yan. At kapag dalawa ang binili mo ay 2,700 yan. So nakatipid ka lang ng piso. So ayan, habang hinihintay natin yung ating oras ay nagwa-warm up yung lola nyo dahil walang hapunan yan. Almusal, tanghalian guys. Ganun tayo kagutom na gutom yan. Hindi ba halata? At syempre dumating na nga yung oras natin na pinakakaabang-abangan at dinala na nga tayo ng staff para i-guide dun sa kabilang glass house kung saan ay nandito yung ibang variety nila. At i-explain din nila sa'yo guys kung ano yung mga variety na meron sila dito, kung saan yung part na mas matatamis, anong shape yung pwede nyong kuhanin at kulay at kung paano yung pagpicking. So i-explain lahat yan ng staff sa inyo. Hindi yung pagpasok nyo kagad guys ay pwede na kagad kayo mamitas. Hintayin nyo na muna yung staff na makapagpaliwanag at i-demonstrate sa inyo lahat-lahat kasi ako medyo na-excite ako sa totoo lang. Akala ko pagpasok ay yun na. Hindi pa pala. Ipapaliwanag pa pala lahat. Na-excite talaga yung lola nyo sa sobrang gutom. So yung pagpasok na pagpasok nyo guys, bibigyan na kagad kayo ng staff ng cup para dun ilagay yung mga pinagtanggalan nyo ng crown ng strawberry na kinain nyo. At kapag kayo ay bumili ng condensed milk ay bibigyan naman nila kayo ng extra na plato kung saan ay dapat uupo kayo muna sa lamesa. Pagkitas nyo ng mga strawberry ay hindi kayo pwedeng pakalat-kalat tapos magsasawsaw kayo ng condensed milk kasi mahirap daw, baka makabangga kayo at matapunan o madagkitan nyo yung katabi nyong kumukuha. Kaya kailangan ay umupo kayo. Kaya pala yung iba ay
habang naglalakad, kinakain na yung strawberry kasi wala silang dalang condensed milk. So kami lang ni Akari ang bumili ng condensed milk nitong time na to. At dito pinapaliwanag na nga ni ate na 20 minutes lang yung dapat namin gugulin dito, kaya dapat ay enjoy namin. Kaya ngayon lola nyo bitin-bitin kasi syempre marami pa tayong kwentuhan dapat, diba? So hindi na ako masyadong nagpatumpik-tumpik pa, guys. Ang ginawa ko kagad ay kain-kain kagad talaga kami ni Akari, kaya wala tayong masyado ditong kwentuhan. So ayan guys, nandito na tayo. At dito ko na napagtanto, guys, napakahirap pala nagbablog habang ikaw ay namimitas ng strawberry kasi nga bawat minuto dito ay mahalaga, pero hindi ka pwedeng magpipitas dahil hawak mo yung camera at hawak mo pa naman yung isang paper plate. E paano ka nga naman makakapitas ng ganire? At to be honest, sa dami ng nakikita mong namumulang strawberry, parang lahat ko sumupitasin at hindi ka mapakali kung ano yung uunahin mo. At sa pagpitas, guys, kailangan mo lang gumamit ng tatlong daliri kung saan yung dalawang hintuturo mo at yung gitnang daliri mo. And then yung thumbnail mo, yun lang yung ipang pipitik mo para matanggal sila doon sa pinakatangkay. At meron silang mga rules dito na kapag hinawa ka mo na yung strawberry, make it sure ay pipitasin mo na siya dahil hindi na yung pwedeng kainin ng iba. Siyempre, hinawa ka mo na yung mali naman nila ng langot, kate. Tapos saka ka nag-change my mind na ayaw mo pala yung strawberry na yun dahil medyo maputla. Huwag ganon, bad yun. So yun na nga, habang busy ang lola nyo sa pag-vlog-vlog, si Akari naman ay busy na sa pagsubo ng strawberry dahil hindi niya na talaga matiis. At alam nyo bang paboritong-paborito niya, kahit bigyan nyo siya ng isang box ay kaya nyo ubusin na mag-isa. Kaya sulit na sulit, kahit medyo mahal ang entrance dito. Pag si Akari ang pumasok ay masusulit natin talaga. At ang dami mo nakikitang malalaki, hindi ka magkandamaya kung ano yung uunahin mo, kung kakain ka ba o mamimitas muna. At eto na nga, napag-isip-isip ko, sayang yung minuto, dapat ay habang namimitas ako kumakain na ang lola nyo dapat. At totoo nga ang kasabihan na bawat kagat ay lasap. Ang sarap. Promise guys, talagang yung buhanga mo non-stop. Gusto mong magsubo na magsubo. At yung bata sa likod ay bilang ng bilang kung nakailan na siya. Dahil nga bago tayo pumasok dito ay tinrain ko na si Akari na dapat ay maka-40 siya pataas para masulit yung aming binayad dito. At ang totoo, pinapaupo talaga kami ng staff dun sa may pinaka-entrance kanina na kung saan may lamesa doon. Pero dahil napakalayo na namin dun at sayang yung minutong ilalakad ko pa doon, umupo na kami ni Akari sa isang lugar kung saan doon na rin kami nagngungunguya. Pero kapag may condensed milk talaga kayo talaga, guys, ay hindi pwede yon. Dapat doon kayo sa lamesa. Since hindi ko naiintindihan yung sinasabi ng staff, ay nalaman ko na lang yun doon sa kabilang glass house na nung naipaliwanag sa akin ng staff. My God! Tanga ng lola nyo. Pero kung wala naman kayong condensed milk, ay okay lang na habang namimitas kayo ay diretsong nguya na kayo. At ito na nga, sabi ni Akari, gusto niya mag-condensed milk na dahil yung ibang strawberry ay hindi naman ganun katamisan. Kaya mas masarap siya kung gagamitan nyo ng condensed milk. So ayan, sa pagkuha guys, nakapitik lang kayo dyan at pitik ka. Diba? Ang sarap ng kulay niya, oh. At kapag bumili nga pala kayo ng condensed milk ay bibigyan na rin pala kayo ng extrang toothpick para dun nyo itutusok yung inyong strawberry, saka nyo isasaw-saw dun sa inyong condensed milk para hindi kayo hirap na hawak-hawak nyo yung crown lang kasi minsan napipigtas siya at mas madali siyang kainin, katulad ng ginagawa ni Akari na siya pa nagturo sa akin. And tips ko lang guys, kapag pupunta kayo dito, mas magandang mas marami kayo kasi mas masaya at may tagahawak ka rin ng camera, tagapalitan para hindi lang sila yung mga kinukuhanan mo, may kuha ka. Pero din. Pero syempre dapat yung isasama mo ay hindi rin selfish na puro siya lang ang may kuha tapos kain lang ng kain, walang pakialam sa kasama. Pero kung alam mo naman na selfish yung makakasama mo at no choice ka, magdala ka na lang sarili mong stick pad o yung monopod kung saan ay pwede mo siyang itayo at doon ka magnguya para hindi mo na sila naaabala. At isa pa sa mga tips guys, kapag pupunta kayo sa mga ganito ay kukwentahin nyo na kagad yung kanyang per piraso kung magkano doon sa binayaran yung entrance, na dapat ay makailang piraso kayo sa loob ng 40 minutes o kung isang oras, kasi dati 1 hour talaga yung mga nakikita kong ichigogari, pero ngayon ay binawasan nila, ginawa nilang 40 minutes. Parang kinuwenta na rin nila, kung baga sa isang minuto dapat maka isang piraso ka, ganon, para mabawi nila din yung mga expenses nila. Siyempre, mahal din ang mga gasusin dito, guys, kasi merong mga heater din minsan, lalo na kung malamig pa ang panahon. Tataso! At ayan na nga, sa dami na nakain ng lola nyo ay napadighay na tayo in public, pero hindi natin syempre pinadinig. At alam nyo ba, sa mga hapon umutot ka na, huwag ka lang dumighay sa harapan nila. Ganun sila kabaligtad, na maamoy na nila yung utot mo, huwag lang nila marinig yung dighay mo.
Kasi naniniwala sila na kapag pinigilan mo nga naman yung utot mo, ay naku, sasakit ang tiyan mo dahil ang tawag nila doon ay tawag ng kalikasan. Kaya mas maganda daw na ilabas mo yun kaysa pigilan mo. So ito nga ang binabasihan natin ay kapag ka nakaisang plato tayo ng pitas at isang kain, ang ibig sabihin yan ang presyo na kagad ng nakain natin ay kung sa kanila ay 1,400, kung sa iba naman ay pumapatak siya ng 700 yen. Diyan tayo bumabase na dapat at least maka-anim na plato tayo ng kain. Yun, bawi-bawi na tayo. Pero kung makakapito kayo pataas, ay mas sulit na sulit kayo. Siyempre, pero head yun guys, hindi yung dalawa kayo ni Akari kasi nga, siyempre, iba yung binayaran ko kay Akari, iba yung binayaran ko sa akin. At kapag kasama mo pala ay bata o estudyante, ay mas mura siya ng 500 yen o 200 pesos. At ang presyo nga pala ng 2,700 kung sa peso natin pagbabasihan ay mga nasa 1,100 pesos na at ang sa mga nagtataka, bakit si Akari lang ang kasama ko at hindi ko kasama si Aska? Kasi guys, hindi masyadong mahilig si Aska. Hanggang 5 lang busog na siya, kaya talon-talo siya kung isasama ko siya dito. Unlike si Akari guys, ay paboritong-paborito niya yun. At ito na nga, natapos na yung 20 minutes natin at pinatapon na yung ating mga pinagkainan. At pumunta naman tayo sa kabilang glass house kung saan ay mas malaki siya, mas malawak at mas malalaki ang strawberry nila rito dahil iba nga ang variety ng mga strawberry na nandito. At as usual, magpapaliwanag muna ulit si ate kung ano-ano yung mga variety na nandito, ano-ano yung mga pwede niyong pitasin at anong kulay yung pinaka-the best na dapat yung pitasin kasi nga pagka maputla pa o medyo berde pa, hindi pa masyadong katamisan yun guys. Medyo maasim-asim pa. Parang kilikili lang ng jowa mo after makapagsiksikan sa LRT. Wow! Truth nga guys, napakalalaki ng kanilang strawberry dito. Kumbaga isang piraso pa lang yung pinipitas mo pero katumbas na siya ng apat na pirasong strawberry o hanggang anim, depende sa mas malaking makukuha mo. Katulad na ito, ayan, masyado tayo natakam. Akala ko ay pulang-pula na siya. Pagtingin ko doon sa may likod ay medyo berde pa. So hindi na natin yan pwedeng hindi pipitasin. Kasi nga nahuwakan na natin. Manners ba? Manners. Manners. Wow, sugoy! So dito guys, mapapansin nyo iba yung style ng pagpitas ng strawberry dahil masyado siyang malaki at matigas yung kanyang tangka, hindi kayang pitikin lang. So ang gagawin nyo ay hahawakan nyo ng buong-buo yung strawberry, saka nyo lang siya hihilahin paangat para maputol siya ng kusa. Naku, alam ko na nasa isip nyo guys, galit na naman kayo sa akin dahil natakam ko na naman kayo. Pero huwag kayong mag-alala, hindi kayo nag-iisa dahil karamay nyo ako na nag-e-edit lang. Parang gusto ko na naman bumalik kahit asansin yun ang entrance niya. Kaya kinakailangan natin magsipag. Hanggat strawberry season pa at sa mga magtatarong hanggang kailan nga ba may strawberry dito sa Japan. Usually, yung mga ganitong ichigogari ay nag-i-start ng January at natatapos ng April hanggang May, hanggang malamig ang panahon. Kasi nga pagka mainit-init na ay medyo hirap na mamulaklak ang mga strawberry. At mag-i-start naman ulit sila ng October hanggang December kung saan ay malamig-lamig na ulit ang panahon. At isa sa mga tips na ibibigay ko sa inyo para hindi kayo masyado maumay dito sa pagkain ng strawberry. Minsan kakain kayo without condensed milk and then kapag nauumay na kayo, kumain naman kayo ng with condensed milk. At isipin nyo lang kung gano'ng kamahal yung binayaran nyo dito at hindi na to libre pag uwi nyo ng bahay, kaya mapaparami talaga yung kinakain. At ito na nga, kita nyo, kinabukasan lang pero namimiss ko na kagad kumain ng strawberry. Welcome. At isa pa sa mga tips na idadagdag ko, kapag kakain kayo ng mas malalaking strawberry ay mas limitahan nyo lang kasi mas mabilis kayong mabubusog unlike yung maliliit. At ang diferensya guys ng lasa nila, mas masarap pa din yung mas medyo maliliit kaysa dito sa ganito kalalaki. Dahil yung mga ganito kalalaki, medyo matatabang na yung kanyang lasa at hindi na ganun ka-juicy. Ano ba yan? Nakakainis yung sarili ko habang pinapanood ko. Guys, pati ako natatakam. Halos gustong gusto kong tumakbo ulit pabalik para lang makakain tayo ng strawberry omelette. Mas maliliit guys, mas matatamis. Mm. Sorry, okay na yung ko.
At ayan na nga, natapos na yung ating 40 minutes. Kinakailangan na natin ligpitin yung ating mga pinagkalatan. Ganun din yung ating mga pinagkainan. Kailangan natin kusang itapon dun sa may basurahan. At ganyan kalaki yung kanilang glass house dito. Kaya hindi kayo lugin-lugi dito, guys. Kasi marami kayong choices. Kaya hindi kayo matatakot na maubusan kayo ng mga pulang-pulang strawberry. Siguro kung mga 10 yung glass house nila rito, no? At alam nyo ba, isa to sa mga gusto ko matutunan, yung pagtatanim ng strawberry ng mga ganitong klaseng glass house. Ayan, nakita ko may patubig pala sila sa loob at gumagamit din pala sila ng lupa. Akala ko kasi puro tubig lang yung ilalim niyan at ganyan kadami yung kanilang mga bulaklak. Kung makikita nyo, merong net na support na nasa ilalim kung saan ay hindi magagasgasan yung kanilang mga strawberry. Tapos na at dito lang yan. Sobrang mag-enjoy kayo. Sulit na sulit yung sunset niyan nyo. At kung itatanong nyo naman kung nakailang kain ng strawberry ang lola nyo, tayo ay naka 47 pieces at si Akari naman ay naka 38 pieces. Talagang sinulit namin to, guys, kasi worth it. Matamis talaga siya, juicy, at syempre mas marami rin tayo nakain na mas malalaki. At bihira dito, guys, yung mas maliliit na strawberry, wala silang variety ng ganun dito. Kaya naman talagang sulit na sulit kayo. At shout out nga pala kay Clarissa Castillo Sanchez. Ang sabi niya, lagi po ako nanonood ng mga pinopost mo po. Sana po ma-shout out. Thank you in advance. God bless you. Shoutout sa'yo, Clarissa Castillo Sanchez, at sa iyong buong pamilya. And then, thank you so much na lahat ng sumusuporta sa aking mga vlogs. God bless you sa inyo and Happy New Year!